kasi series of three paintings po siya. So, tatlong images siya. Iba-iba yung naging inspirasyon ng mga images niya bago siya naging kwento. Una yung asset po sa yung ano siya, inspired siya sa word na tampuhan. Sa loob ng bahay, paranormal naman yung ganyang tampuhan. So, ayun, yun yung naging inspirasyon ko sa kanya. Tapos yung ano, yung word na para kayong asset po sa lagi kayo nagawa yung mga ganun. Doon sa illustration ko, gusto ko makita na dalawang tao at dalawang hayop yung nasa. Parang reflection na shadow nila. Instead na yung figures nila, makikita mo yung asset pusa. So, yan. Tapos, hanggang sa naipasa yung kwento kay Ma'am Becky. Tapos, lumawak siya. Tapos, ginawan ko siya ng series of work. Yung kwentong barbero, inspired siya talaga sa experience ko. Kasi, before pa ako maging artist, ilang buwan din akong naging barbero talaga. Tapos, kasi ako yun eh, ako talaga yun eh, silent barber. Naalala ko nung nagugupit ako, never kong kinausap yung customer. Kasi hindi talaga ako vocal eh. Hindi ko kayang gawin yung ginagawa ng ibang kasama kong barbero na upo pa lang ng customer, kwentuhan na agad yan. Hindi ako ganun eh. So parang feeling ko hindi talaga ata ako para dito. Pero ginagawa ko, binubuhos ko yung lahat ng effort ko dun sa kakalabasan ng mga buhok nila. Kaya ayun, na-inspire ako dun na gawin siya ng sketch, ng study. Hanggang sa naging malawak na istorya din as ginawa ko siya ng series of work. Yung green naman, nabasa ko yung istorya ni Ma'am Becky Bravo. Tapos yun, na-inspire ako gawin siya ng series of work. Dahil parang first time ko gumawa ng series of work na tungkol sa halaman eh. Kasi parang wala siya sa line of work ko dahil more on mga labor talaga. So parang bago siya para sa akin. Yung gumawa ng storya na tungkol naman sa nature. Kasi more on dark talaga yung tones ko. So medyo nag-adjust ako para magliwanag siya ng konti. Para maging pleasing din sa mga mata ng especially mga bata, yung karamihan mga bata, yung mga babasa. Yung pinaka siguro naging goal ko is dun pa lang sa study, mag-guess na nila yung kwento. Yun, in-achieve ko na hanggat makakaya ko bawat part ng kwento mailipat ko dun sa illustration. Gusto ko, ano siya eh, yung work, makikita mo siya as series talaga. Hindi siya yung parang hiwalay-hiwalay. Although, naging mga kasabay na show siya. So, hindi dire-diretso yung gawa ko. Napuputol. Kaya yung momentum ng series of work, nawawala. So, yun, panibagong adjustment ako every time na babalik ako dun sa trabaho. Ang mga kwento ng Maaliwalas, tatlong series of work siya na sinubok yung mga kwento nila, pero at the end of the day, nakita sila ng positive side, nakita sila ng liwanag. So, yun yung siguro magandang makuha ng mga bata na yung pagsubok is part talaga siya ng pamumuhay. At the end of the day, kapag nalagpasan mo siya, makikita mo pa rin yung liwanag, yung saya. Mararamdaman mo pa rin na belong ka sa isang malaking komunidad na maraming tao na naka ano sa paligid mo. Kagaya ng sa mga kwento ng Maaliwalas.